Hello guys! Kumusta? So today, very short vlog lang tayo. Ang ating pag-uusapan ay kung paano ako nag-resign sa Deped with existing loans sa private banks. 2 days ago, ay merong nag-reach out sa akin, nag-DM through Facebook Messenger na si Sir na nakapanood pala ng aking vlog a year ago tungkol sa aking resignation from Deped. So ang tanong niya is very specific. Meron siyang loan sa private banks. So, paano niya daw yun gagawin? Kasi nag-aalala siya na baka hindi siya makaalis ng bansa. Dahil ang balak niya ay pupunta siya ng Japan. So, ang sagot ko naman ay ganito, based on my experience. Noong umalis ako ng Pilipinas at pumunta ako dito sa Amerika, meron akong dalang clearance kasi hahanapan yan sa immigration doon sa airport. Yung mga clearances mo, mga ganoon. So, meron akong dala from, na clearance from division na wala na akong mga obligasyon pa, ganoon. So, nakaalis ako ng bansa. Tapos, mga ilang months ako dito is nag-reach out sa akin ang aking sister kasi meron akong dalawang sisters na teachers din and kilala sila ng mga taga-bangko. And nagtaka yung mga taga-bangko kasi wala na akong payslip, hindi na automatic yung deduction ng aking loans from their bank. So, babanggitin ko na yung bangko na inutangan ko, East West, yun sa Mindanao. So, nag-reach out sa akin ang aking sister na yun nga, kinausap sila ng taga-bangko na hindi ko na raw nabayaran ang aking utang. So, nag-iwan ako ng utang sa private banks kahit na na-cleared ako sa division office. So, yun nga, nakahanap din ako ng trabaho dito sa US. So, yung 2 years siguro na payable na loans ko, ginawa ko siyang 6 months na binayaran ko, dinobre ko siya. Tapos, para madaling matapos. So, yun ang ginawa ko. So, okay lang. Pero ang problema is, pag aalis kayo ng bansa, na wala nang communication from the bank, umalis ka lang, wala na. Hindi ka na maghilap, hindi ka na makita sa social media, lalo na't aalis ka ng bansa, magkakaroon ka ng bagong phone number, so ganoon. Pag hindi ka na maghilap, pwede kang habulin ng banko at sambahan ng estafa. At yun ang ayaw natin na mangyari kasi syempre meron tayong kaso, baka from abroad, pag-uwi mo ng Pilipinas, meron ka na palang haharapin na kaso na estafa nga. So, ang mabuting gawin, ang advice ko kay sir ay gagawa siya ng promissory note kung hindi niya mababayaran yung kanyang utang, yung kanyang loan sa private bank, ay mag-promissory note na lamang. Kasi mahirap din sa mga, karamihan talaga sa mga teachers na magre-resign, syempre nabaon sa utang, tapos gusto ng palibagong environment, bagong work, tapos mas malaking kitaan, ganoon. So, mag-promissory note to make them aware that you are resigning from the department and that you are still responsible to continue paying for your monthly yung payment sa loans, ganoon. Para hindi lalabas na tinakbuhan mo at para hindi ka hahabulin ng bangko. Ganoon. So, yun yung advice ko kay sir. So, sa mga nagbabalak din, na mga teachers, mga mom and sir, na nagbabalak kayong mag-resign, so, yun po ang gawin ninyo. Makipag-ugnayan sa bangko para wala kayong alalahanin. Hindi kayo masasampahan ng staffa. Tapos, mga moms and sirs, sa next vlog natin ay pag-usapan natin kung maaari yung GSIS loans. Kasi, meron din akong GSIS loan aside from the private bank. Pero nagawa ko siya. Alright, so ito muna ang aking sa-share sa inyo. Kasi galing pa ako from work. Isa din ako dito teacher. I'm still a substitute teacher here sa Amerika. So, yun na muna. And ako ay mag-aasikaso na ng aming dinner, ng aking husband. So, papauwi na rin siya. So, kailangan ko na mag-prepare. So, ito muna at sana meron kayong natutunan as guide din nyo kung ano yung gagawin nyo kapag kayo ay mag-resign. Thank you so much for dropping by my channel. Until the next one. Bye-bye!